Plano ng Commission on Elections, nalagyan na rin ng picture ng mga botante ang voters list. Iwas mahabang pila raw yan at flying voters. Nasa frontline ng balitang yan si JC Cosico. Karaniwang tagpo tuwing eleksyon ang mahabang pila ng mga botante sa labas ng presinto. Kanya-kanya silang hanap ng pangalan sa voters list na kadalasin nagiging dahilan ng mahabang pila sa mga polling precinct. Para maiwasan na yan, plano ng COMELEC na isama rin sa voters list ang mismong picture ng mga botante. Bukod sa mas mabilis na raw nilang mahahanap ang kanilang voter precinct, mapipigilan din daw nito ang flying voters. Matatakot sila. Paano nila papakilala ang pangalan nila, ang sarili nila, ganong hindi yun yung mukha na naandun sa mismong labas ng presinto. Tulong din daw ito sa mga senior citizen. May mga medyo nahihirapan at tingnan yung mga pangalan nila. Picture man lang makita. Sabi ng COMELEC, mas maliit pa raw sa 1x1 ID picture ang laki ng larawan ng botante na balak isama sa ipapaskil na voters list. E paano kaya kung bahagyang nagbago ang itsura ng botante? Either nagbago itsura, nagkaroon ng konting enhancement sa kanya pong itsura, ang importante pa rin yung pangalan. Na naandun yung pangalan nila, yung address nila, and therefore sila yon. Ikukonsulta pa raw ng COMELEC ang planong ito sa National Privacy Commission. Sa akin pong palagay, walang violation. Pero para mas masigurado, titingnan natin at hihingi natin ang pagsang-ayon, ang opinion ng National Privacy Commission. Kanina, umarangkada ang voter education at satellite registration sa pamantasan ng lungsod ng Maynila sa Intramuros. Dito, sinamantala ng ilang estudyante ang pagpaparehistro sa darating na eleksyon. Gaya ni Naram at Zaiseli na first-time voters sa 2025. Pabor daw sa kanila ang satellite registration. Nakaka-hassle rin po yung sa transportation, saka nakakakuha rin po siya ng time. Kung nandito na, on the spot na agad. Mas mapapadali po yung buhay namin. Ganun compared sa? Sa pipila pa po, kasi hindi ka pa po sure kasi may mga cut-off po. Mula nang buksan noong February 12, umabot na sa 1.5 million ang nagparehistro para sa 2025 elections. Kaya tingin ng COMELEC, baka malagpas ang panila ang 3 million target lalo't hanggang September 30 pa ang voter registration. Wala ring plano ang COMELEC na palawigin pa ang voter registration deadline. Nagbabalita mula sa frontline, JC Cosico News 5. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kumpleto at komprehensibong balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.